Then, Senator, one more thing before I read my very brief opening statement. Again, with regards to the 89.9 billion, because, you know, it's not only you, Honorable Senator, it's not only Honorable Rafi Tulfo. Everyone is texting me, calling me, saying, but hindi mo inisip yung health concerns ng mga tao, pera ng health yan, bakit mo ginagawa yan? Again, I want to reiterate to this honorable committee and to everyone here in this room, no? I received a directive, no, which emanated from a cabinet meeting led by President Marcos, asking me to remit the 89.9 billion. So like a good soldier, I am following them, no? Oh, ano pala yun? Sus, nako. Itong administrasyon na to talaga, kung makapagbintangan nito kay VP Sara tungkol sa budget ng Office of Vice President, no? So, kung makapagsabi na napaka-corrupt daw ni VP Sara, ano pala tong 89.9 billion na to na ninakaw ninyo sa PhilHealth? Naku, kung makapagsabi-sabi pa nga kayo na hindi totoo yan, ano lang yan, kumbaga, sabi-sabi lang yan. Wala namang ebidensya na nagnakaw talaga ng ganitong halaga. Nakawan yung PhilHealth ng ganito. Ano tong galing to sa bunganga ni Emmanuel Ledesma Jr.? Siya naman mismo talaga ang nagsabi na nanggaling yung pera na yon sa ano na yon na kinuha ni PBBM. So, ano ba itong ginagawa ninyo? Ano ba yung ginagawa ninyo tungkol dun sa ano ninyo, kumbaga paninira ninyo kay VP Sara? Kayo nga itong may mga ebidensya talaga na nagnakaw talaga ng pera sa kaban ng bayan . Napaka-corrupt ninyong mga animal kayo. Tapos, yung si VP Sara na nagtatrabaho ng maayos, ginagawan-gawan nyo pa ng istorya. Napaka-sugapa nyo sa posisyon. Ayaw nyo lang talaga na, kumbaga, mamayagpag pa yung pangalan ni VP Sara sa buong Pilipinas. Kasi natatakot kayo na pagdating ng eleksyon, baka engot na kayo o kulilap na yung ano ninyo. Kumbaga, yung mga party list nyo, yung mga ganon. Kumbaga, yung grupo nyo. Kumbaga, walang papasok na sa pagdating ng eleksyon, kasi puro kayo mga baboy, mga abusado, mga magnanakaw kayo . Halos lahat kayo talagang sinasamantala nyo yung posisyon nyo ngayon para makapagnakaw talaga kayo sa pira ng bayan . Tapos makapaghusga kayo mga buang kayo, lalo na to si Saldi Curacot. Naku, napakadaming kaso nitong hinaharap tungkol sa mga korupsyon. Kaya lang, hindi ito hindi ito nasampahan ng kaso kasi naging speaker yung sanggang dikit niya . Kumbaga, yung padreno niya naging House of Speaker . Kaya wala . Lahat ng mga aligasyon tungkol sa kanya, quits po lahat. Walang mailabas na kaso. O kumbaga, hindi yung kaso niya kasi tinatakpan . Kaya kayo lahat ng mga lahat tayo dito sa mga Pilipino, lahat tayo dito sa Pilipinas, gumising na kayo. Tignan ninyo kung sino yung nagmamalasakit talaga sa ating mga Pilipino at sa ating mga mahihirap. Kawawa po yung bayan natin, mga idol. Kung pabayaan lang natin na ganyan yung gagawin ng administrasyon ngayon.
dapat dipinsahan din natin yung ano, yung bayan natin. Dapat protektahan din natin yung kung sino talaga yung nagmamalasakit sa ating bayan. Kaya para sa akin, gumising na po tayo lahat mga Pilipino, no? Na sana huwag po tayong magpabulag sa pera na binibigay po sa atin. Eh natural kung may ibibigay din yung gobyerno sa atin na ang tawag nito, ibibigay sa atin na ayuda o ibinibigay sa atin, kumbaga bigay ng gobyerno, itanggapin natin. Pero pagdating ng eleksyon, dapat piliin natin yung karapat-dapat kung sino yung nagmamalasakit talaga. So kitang-kita natin mga idol kung sino talaga yung magnanakaw sa ating gobyerno. Kitang-kita naman. At nandun pa nga yung ebidensya, sinasabi talaga kung sino yung kumuha ng pera na yun. Di ba? Kitang-kita yun eh. Sana magising po tayo sa katotohanan, no? Huwag po tayong magpabulag sa pera na binibigay po sa atin, na huwag po natin kumbaga bilhin yung dignidad po natin. Yun na lang po yung pinaghahawakan natin eh. Yung prinsipyo po natin bilang isang Pilipino. Dapat hindi po yun mawawala. Yun lang po yung mahalaga mga idol eh. Dapat pahalagahan po natin ang ating bansa. Kasi kung pabayaan po natin na ganito po talaga ang mamamahala o mamumuno po sa ating bansa, wala. Pagdating ng panahon, lulubog at lulubog po talaga tayo. At baka pagdating ng panahon, hindi na po tayo ang may hawak ng ating bansa, kung hindi ibang lahi na po. Sinasakop na po tayo ng ibang lahi. Kaya yun mga idol, sana sa lahat ng mga nakapanood sa ating video ngayon, dapat magising po tayo sa katotohanan kung sino po yung nagmamalasakit talaga sa ating bayan.